ko lang, mahalaga ba ako sa inyo? Bakit parang ako lang ang may pasan nito? Pamilya ko nga ba talaga kayo? Sana'y mahalin nyo rin ako. Lahat ay gagawin ko para sa inyo. Hindi ba dapat pamilya ang una kong tatakbuhan? Pero bakit ganun? Ako'y inyong tinakbuhan. Ang anak nyo lamang ay yung matalino kong kapatid. Kahit sagot ko naman ang lahat pag tayo ay said. Mabait lang kayo ma, papagbay kailangan. Ang lambing nyo ah, tatay-tatayan, nanay-nanayan. Yan ang galawan na inyong nakasanayan. Anak yung utang ko, kailangan na bayaran. Ano po ba ang tingin nyo sa'kin ha? Mayaman? Pag wala akong naibigay, ako may kasalanan. Mga miyembro ng pamilya mo na abusado, hindi lang nangingi sa'yo, ayaw magtrabaho. Pag di ka nakapagbigay, ikaw pa ang masama. Wala eh, pamilya mo, kaya wala kang magawa. Kung lagi kayong ganyan, paano naman ako? Isipin nyo naman ako, yung kayo lang ng kayo. Lagi na lang ako, bakit ganito? Naaalala nyo lang ako pag may kailangan kayo. Kung mahal nyo ako, di sana ganito. Kung mahal nyo ako, sana naman ipadama nyo. Kahit parang ako lang ang may pasan nito, pilitin ko pa rin kayanin to. Sana'y mahalin nyo rin ako. Lahat ay gagawin ko. Pare, malamang ako madalas nang makatsyawan pagkat isa ako sa mga walang-wala sa paaralan. Pumapasok ng walang kain, may bitbit pang mga pasanin habang suot uniforme ko dalawang araw ng labahin. Walong taon, palangang edad, iba na tagli kong abilidad. Mga kaklase, patungong klase, ano paraan, hinatididad. Habang ako ay yung naglalakad, sinusuong kahit anong kalamidad. Sinasabitan lagi kung tasang kigad, ako din po, sana midad. Panginoon, bakit ganun? Wala noon hanggang ngayon, kahit magsikap pa kahit sa hirap pa rin ako, laging baon. Yan ang aking laging tanong, kaya lumabad di nagpatalo. Inspirado, di lang ganado, pagkat nalaman kung galing ka doon. Magkaama, yan ang pangarap kong madama. Ang alaala ko nalang sa kanya, pangalan ko nadala, ko nadala. Pero ni minsan di ko naisip na magpatalo sa pagkalumbay. Salamat Panginoon sa lakas na loob para abutin ng tagumpay. Alam mo bang isang dahilan kung ba't mga mata natin nasa harapan? Para din na natin balik-balikan mga pangit na nangyari sa nakaraan. Na bante, baliwalain na mga paninira ng iba. Ngayon lang yan, pag naabot mo na routing niyang mga nakilala kanila, diba? Gawin mo lang tama mga gusto mong gawin. Madilim nga lang kung kakatanim lang tol, tutubo ka rin. Lahat ay nagdaan sa hagdan para ang pangarap makamtan. Madalas na sa daan ng hadlang dapat laparan ng hakbang. Di mapapasayo ang buong premyo kung aasa lagi sa iba. Kakarambot lang na balato ang makukuha mula sa kanila. Huwag mong hayaang may masayang ka na pagkakataon. Kung anong pangarap mo noon, dapat andyan ka na ngayon. Dating araw, nalubog ngayon umahon at sumikat. Dating maghapon tulog, ngayon bumangon at dumila. Nilisan panandalian ng aking pinanggalingan. Malayo ka sa pamilya, masakit na tanggapin yan. Pero ayos lang, kesa wala kong mapala. Di na sakin bago madapa, kahit gaano kalala. Pagdating ko nakatingin lahat, uy bago sa mata. Rapper din po ako mga sir, di lang ganong halata. Lalat mo nang namamagana, lalo pang lumalala. Ang gapol lang napapala, malabuto na madala. Dibdib na nadadaga, di na sindak ng babala. Hilain man ng pababa, tuloy pa rin ang pagdada. Di na maliligaw kahit gano'ng pakaraming pagdaanan. Ako'y handa buong loob, sino man ang aking makalaban. Minsan na ring nalito, lumiko ang landas. Mas lalo lang akong nadapa ng lumingon. Pasapas, kaya ngayon, lahat ang mali ko napupuna ko. Salamat karanasan, sa wakas natutunan ako. Sa buhay, mas masakit malala, mas mahirap na karanasan. Pag nasanay ka sa susunod, madali na lang yan lampasan. Kalimutan mo lahat nang kumalimot sa'yo. Pag kilala ka, nalalapit sila. Sino ka bro? Mga masama't malalat, mga mabuting karanasan mo. Ang uhulma sa'yo kung sino ka ngayong araw na to. Para mabuhay lang ako, pinapatos na lahat. Walang pakialam, maski pinapaltos na balat. Mararating mo rin Gio, huwag ka lang masyadong atat. Yan ang sabi sa akin ng Diyos na pinakabos sa lahat. Ano na ginagawa niyo sa asawa ko?
sinabi sa akin ng Diyos na pinakabos na lahat. Ay normal lang naman sumabit kung sumabit ka. Sana naman wag nang gumamit, pipiliting umiti. Kahit halatang balisa, pakiramdam mo ikaw ang palaging nasa gitna. May at maya ang yung tingin sa yung kanan at kaliwa. Di makatulog kahit maghapon ka nang nakahiga. Tipong pagkargado ka, di ka pwedeng mabigla. Matapik ka lang ng konti, ikay ready man digma. Di ba tama? Kung iisipin di astigan tama. Di na nga tama nangyayari, gumagawa ka pa ng di tama. Maling mali yan at kailanman di magiging tama. Ang magiging tama mulang dyan, tamang inalakahin. Anong hitit mo dyan, walang hiwagang mangyayari. Maniwala ka, mas lalo lamang lalalayan pare. Wala, 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 walang mapapala. Mas lalo lang yung lalala pag hindi ka nakawala. Sinalakay ng QC Police Station 6 ang isang bahay na si Chocomonoy, Bagong Silangan, Quezon City kagabi. Hindi matapos magpositibo ang kanila impormasyon kaugnay ng illegal na droga. Arestado si alias Otep na nakunan pa ng ilan sa sinensyon at mga parapernalya. Si Anyos na batang babae nagbibenta ng puri. Kasi mura niyang edad, dami na niyang suki. Bakit mo ginagawa yan, iha? Para kay mama, para hindi na sila mag-away pa ni papa. Anong klasikang magulang? Kinaya mo yon sa bugga? Habang anak mo hinahalay doon? Tama na, tulog-tulugan. Gumising na kayo, ginagawa niyo na lahat. Makapili lang ng shabu. Pag nanakaw pang uhol, dapat mambubugaw. Pag iyang nag-iyang na mundo, parang gugunaw. Uus na ang mga ngipin at ang lalim na ng mata. Di ka ba pwedeng kumalma? Bakit ka lagi taranta? Paano na yung mga anak nyo pagka nagkatukhangan? Makikita kayong may karatula na huwag tularan. Alam kong kaya nyo ba? Kaya nyo pang lumaban? May plano ang Diyos sa inyo, huwag nyo lang pangunahan. Sa isang gabi po, 10 na mga lalaki customer po. Yung kinikita ko po, binibigay ko po sa papa ko. Nag-aaway po sila dahil sa shabu. Nag-aano sila sa pera para pambili ng shabu. Nakukulangan pa sila. Bakit kailangan mo magtrabaho sa ganun para? Ngayon ko magkaroon ng pera pambili ng shabu. Pinulag ng kaaway ang iyong paningin. Di mo nakita ang liwanag, masyadong madilim. Ikay lumapit, inakit sa kumuloy ng kasalanan. Habang nagkakasayahan, di mo namamalayan na ikaw pala'y nasa puder ng kasamaan. At wala na silang balak pang ikipakawalan. Pag kinapos at naghigahos, lapit sa Diyos. Dahil ang pag-ibig niya sa atin ay laging taos. Aming amang hindi mapangusga, kailangan kita tulungan. Punin niyo akong maisalba sila. Ang buhay ay umiigse, hindi yan umahaba. Lahat tayo tumatanda, hindi ka bumabata. Mahirap ang buhay kung iisipin mong mahirap. Kaya kahit tinata, magpipilitin kung magsikap. Kahit anong sitwasyon, basta tama ginagawa mo. Huwag matakot sa mga sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kaya ng dati, siya ay iyong binubola. Nakaramdam ka ng init ng katawan. Hiningan mo siya ng video ng kanyang maselang harapan. Ang sabi niya, di ko pwedeng pakita to kanino man. Sabi mo, promise, pagtapos ko, buburahin ko yan. Sabi niya, ayoko nga, nagpumilit ka pa rin. Nung sinabi mong tiwala lang, napilitan siyang gawin. Hanggang sa nagpadala siya ng video, ang hubot-hubat. Nagsarili ka kaagad, pagkasend kumot agad. Pagtapos mong magnasaan, tinignan mo ulit siya. Tingin mo na sa kanya, ang dumi-dumi niya. Naisip mong i-post online ng katawan niya na may malaswang caption. At nakatag pa siya nung nakita niya, umiiyak siya na nagmamakaawa. Tanggalin mo yan, please, para mo ng awa. Hanggang sa nag-umpisa ng i-like, i-share ng mga tao. Mga komentong bastos na hindi makatao. May mga naaawa at may mga natatawa. Nakita na rin pati ng mga barkada niya. May kibigang kumampi, may kibigang nang husga. Di malabong katawan niya'y sa libingan ng punta. May mga pinakita sa kamag-anak nila. Yung mga taong masaya pag nakatapak sila.
kinabukasan ay pumasok siya sa paaralan. Halos lahat di mapigilan na siya'y pagtawanan, hanggang sa nasa loob na siya ng kanyang klase. Tinatanong siya ng lahat tungkol dun sa nangyari. Pinatawag ang magulang niya ng guru niyang mabagsik, at pagtapos ng usapan siya pala'y pinatalsik. Pati magulang siya'y sinaktan dahil sa kahihiyan. Di ko anak yan, sino ba yan? Diyos ko, kadiri yan. Makiramdam niya ngayon, sirang-sira na buhay niya. Kahit saan siya magpunta, pinag-uusapan siya. Iba't iba ang naririnig niya, salitang masakit dahil sa kumakalat niyang balitang mapait. Hanggang sa naisipan niya ng magpakamatay, isinaksak sa tiyan ng kutsilyong hawak sa kamay. Pinuntahan siya ng magulang niya para bigyang gabay, pero ang naabutan nila, anak nilang patay. Humagulgul sa kakaiyak ang dalawang magkasawa. Kailanman ang anak nila'y di na makakasama. Dumating ang mga kamag-anak at mga kaibigan, ang natatanging mga tao na kanyang sandigan. Di makapaniwala ang lahat na isang buhay na naman ang nawala, at nalaman na lamang ng kanyang nobyo ang nangyari nang makita niya ang huling liham ng babae. At ang sabi, oo, inaamin kong mali ang ginawa ko, pero mahal ko, mas mali ang ginawa mo. Nagtiwala ako sa'yo, pagkat mahal kita. Baka pag di ko ginawa, maghanap ka ng iba. Tapos sa kabila ng lahat ay nagawa mo yun. Bagay na sa atin lang dapat, nakakalat na ngayon. Ilang taon, ilang buwan din ang ating tinagal. Kung alam ko lang din na ikaw ang aking minahal, sa ginawa mo parang binawian mo na ako ng buhay. Ang bigat-bigat para akong nakabaon sa ukay. Wala na, wala na kong mukhang ihaharap. Pati magulang ko din ako matanggap bilang anak. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to. Mas mabuti pa siguro kung tapusin ko na to. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to. Mas mabuti pa siguro kung tapusin ko na to. Sa panahon ngayon, puro palandian ang kanta. Kaya sa mga kabataan, marami na ang tanga. Mga sabik na sabik, magpakita sa madla ng kanilang mga selfing nakatibak lang at bra. Gustong-gusto niya na masabihang maganda ng mga kalalakihang naglalakihan ng mata. Pagkat halos lahat, nais siyang makana. Kakagluta ang putina, daig pa ang kana. Marami-rami na rin siyang mga sinamantala. Mga parokyano niya na nakapila sa kanya. Mapapatanong ka na lang ng tetigasan ka, lalo na kapag nakapila ka na niya. Pag tinitigan mo siya malapitan sa mata, magugulat ka sa FB lang pala siya maganda. Ito na yan, noon pa man mula na pinanganak ka, di ka liberated, malandi ka talaga. Para lang makabili ng mga gamit, ikaw ay walang kaba na magpagamit. Kung kani-ganino ka na lumalapit, kahit na kanino patalim ay kumagapit. Malandi, malandi, malandi ka. Malandi, malandi, malandi ka. Mapipi, mapipi, mapipera. Nakapin, nakapin, nakapila. Ang inyong gawa suso, kasi yan daw ang puso. Ang dami-dami nyo nalang iyan, nakakapoko mag-photoshoot. Pero puro Photoshop, fame war ng Instagram, nalilimos ang double top. Yayayain si lolo na mag-check it, tapos sex. Matik na ang kapalit nun, iPhone X. Sabay selfie niya sa sipig, lagi bago best. Tapos hashtag, feeling lucky, I'm so blessed. Ano ba yate? Di mo ba sila kaya? Nalo ba yate? Di ka ba nagsasawa ko parate? Sariling sikap, di ba kayang umabate? Kapag may bago gusto natin sumabay eh. Wala kang trabaho, sobra pong pangarte. Nakakubis at sisetbis sa hotel ang mag-isa, habang yung spongy niya nasa kubeta lang palawa. Para lang makabili ng mga gamit, ikaw ay walang kaba na magpagamit. Kung kani-ganino ka na lumalapit, kahit na kanino patalim ay kumagapit. Malandi, malandi, malandi ka. Malandi, malandi, malandi ka. Mapipi, mapipi, mapipera. Nakapin, nakapin, nakapila. Short mo, literal na pek-pek short. Pag nabasto sa Facebook, magre-report. Natripan lang naman nila sexy pic mo. Sanay ka naman, kunwari pang sensitive to. Kita po at post, galit pag napastos. Pinastos to yung pic niya, nalabas sos. Sorry naman, matino ka pala. Ah, mali yung tanong, matino ka pa ba? Kung tinamaan ka, ibig sabihin ganto ka. Malalaman ko yan kapag sa akin nagtampo ka. Ano man ang narinig mo, di ka dapat masaktan. Lalo na kung alam mo naman, di ka naman ganyan. Hindi ako yung tipong rapper, nasa pic sa uso. Puro tungkol dun ang kanta para sa uso. Sa pulang nasa gitna, pati ang nasa kedli. Kung tinamaan ka, pasensya ka na bestie. Hello? Uy, hindi ka magtanda. Ayos lang. Hindi ka ba?
Nag-uusa na ako sa iyong business. Oh. Siguradong kikita ka. Promise, dudublihin natin pera mo. Ay, napapansin mo ba na parang niloloko na tayo? Nang mundong sobrang talino, binubobo na tayo. Pinapaikot na ng pera ang lahat ng tao. Mga networking na ang lakas manggago. Dinadaan tayo sa marketing na pakape-kape. Hanggap walang napapala, mangungulit gabi-gabi. Papakitaan ka ng coach, hindi naman kanila. Marami nang nabiktima, dyan dinaan ang iba. Apa talagang nakasuot in taipa? Para magmukhang mayaman, para bumigay ka. Sa loob doon ng isang buwan yung pera mo ay doble na. Walang ganon, walang instant, kaya sorry ka. Tayo kasing mga Pinoy masyadong mahilig sa easy money. Baka nakakalimot ka, di tayo si Manny. Maigsi lang ang buhay, matuto tayong magsikap. Mag-isip ng maigi para di tayo maghirap. Mga kapatid, kuya, kayo'y makinig, kuya, kuya. Si Kristo ay darating, kuya. Tayo'y magbigay para tayo'y pagpalain. Ano ba? Pangkain lang po, kuya. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Tayo'y magbago na. Tayo'y magbigay para sa gawain ng Panginoon. Tukang ha! Naghanap po, hindi ako dito. Paniraki! Oh, napakarami kong tanong sa aking isipan na di masagot pagdamag kumang titigan. Ang Biblia na tao lamang ang may gawa. Sa dami ng relihiyon, ito'y totoo pa kaya? Sino bang dapat nating paniwalaan sa kanila? Kasi ultimo sila, paniniwala'y magkaiba. Di ba't isa lang naman ang dapat na sinasamba? Ba't nagtatalo-talo pa? Hindi kailangan ba? Tingin ko to'y negosyo na rin ang pari at pastor. Oo, maraming matingo, pero mas maraming impostor. Baka nga yung pinagsisimba, mas papunta pa sa langit. Kasi di tulad yun ang Diyos din namin ginagamit. Sa simbahan linggo-linggo, pero pangit ang ugali. Sabi nila to'y buhay mo ay pwedeng ibahagi. Para pagdalikod mo, pag-uusapan kanila. Kala mo mga perfecto, hugahan kanila. Yan po ang kwento ng buhay ko. Kung ako sa inyo, wag tayong magpaloko. Matuto tayong mag-isip, wag tayong magpabobo. Magsisimba linggo-linggo, tas piperahan ka. Paano kung nasabi, pag kulang bigay mo, bibilangan ka. Bakit? Tumatanggap na ba ng pera ang Diyos? Obligasyon bang magbigay kahit kinakapos? May bayad na pala ngayon ang kanyang serbisyo. Kung kayo ang taga-singel, nasan ang resibo? Tax-free ang simbahan, kaya ang yaman nyo na. Punong-puno na ng apuloy ang laman ng bulsa. Di pwedeng gusto ng loob, kailangan may prosyento. Yesyo pang patayo raw ng simbahan konkreto. Inaalam pa nila kung magkano ka sumahod. Ang iyong sinasahod sa kanila umaanod. Buhay pa tayo pero para na tayong nakalipay. Sa wakas Panginoon, may anak ka na pong nag-isip. Yumaman, 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 yumaman.